Shoutout muna tayo ngayon mga idol kay Merlinda Alvis, Jin Sablawon, Lito Buino, Lin Kaligdong Vlog, Idol Marvin Maliveran, Idol Sweet Joy, Miss Miami Laurel, Matt Meravoino, Emeline Binoliraw, Rona Villalos, Milagros Asagra, Joseph Ikot, Jose Pacificador, Netsky, Mark De La Cruz, Elmer Borales, Sunny Anya TV, Digmanyans TV, Kishaw Mahinay, Maria Gina at kay Redin Rubiso. Maraming salamat sa pagtangkilik mga idol at pagsuporta sa ating mga channel. Sa mga hindi ko pa na-mention at na-shoutout, sa susunod na mga video na lamang tayo mga idol. Sana tulungan niyo akong makaabot ng 50,000 subscriber matapos ang taong ito. Paki-share at paki-likes mga idol ang ating mga bagong upload. Salamat din sa mga OFW sa buong mundo, sa mga beaker, sa mga security guard sa buong Pilipinas at sa mga blind community, lalo na kay Idol Arvin Ayan Jose. Shoutout din sa bago nating member kay Johnny. Maraming salamat sa pagtitiwala Idol. Simulan na po natin ang ating kwento. Paglingon ni Tatay Kadoy, sigaw niya sa bata, "Tutok! Lumayo ka agad sa aswang na iyan!" At hawak ang itak ng matanda. Mabilis nang lumapit ito doon sa may dingding. Ngunit ang batang si Toto, walang pag-alinlangan na pinagpapalo ang aswang. Namangha itong si Tatay Kadoy. Parang nahawaan ng katapangan ang bata na napakabangis na pinaghampas ang ulo ng aswang. Ilang sandali pa, makalipas lamang ang ilang mga segundo, wika ni Tatay Kadoy kay Toto, "Toto, tama na iyan. Patay na ang aswang na yan." Agad na dinala ng matanda itong si Toto doon sa kabilang sulok ng sala. Habang sina Nonoy at Butyok, matagumpay nilang nailigtas itong si Upong. Napabagsak na nila ang anim na mga aswang na nakapalibot kay Upong kanina. Ngunit mayroong malubhang sugat din itong si Nonoy sa kanyang dibdib. Kaya napaluhod ang batang aswang at napasukan na ito ng dugo. Sa mga pagkakataon din na iyon, nakatayo na din si Manang Maria. Kaya tulong-tulong ang mga ito na dinala si Nonoy at Upong doon sa sulok ng sala. Wika agad nitong si Butyok, "Nonoy, malubha ang tama mo sa iyong dibdib. Kailangan kong malapatan ng pangunahing lunas ang sugat mo." Hindi na rin nakasagot itong si Nonoy. Bawat paghinga kasi ng bata, may kasama na itong dugo. Dinampian din agad ni Manang Maria ang sugat nitong si Nonoy at wika nito kay Butyok, "Dodong Butyok, ako na ang bahala kay Nonoy. Nonoy, lumaban ka apo. Pagagalingin kita at huwag kang sumuko." May mga dugo na din sa bibig ng batang aswang at tuluyan na itong napasandal doon sa dingding. Kinakabahan na lalo itong si Manang Maria. Batid niyang delikado ang mga natamong sugat ng kanyang apo. Ngunit sa kanyang isip, kumplito naman ang kanyang mga kagamitan sa loob ng kanyang bahay. Mayroong mga mabisa siyang gamot para sa mga kagat at kalmot ng mga aswang. Doon naman sa labas, patuloy na nagbakbakan ang mga aswang kalaban ang mga kaibigang engkanto ni Manang Maria. Sa gitna ng malakas na buhos ng ulan, walang patid ang kanilang labanan. Ngunit dahil nga kasama ni Judas ang mga matatanda sa kanilang angkan, napapatay na ang karamihan sa mga kaibigang engkanto ng matanda ng mga aswang. Tatlo na lamang ang mga natitirang engkantong lumalaban. Kabilang na ang isang dambuhalang nilalang na kahit na mayroong mga natamong sugat ito sa kanyang katawan, walang patid pa rin na pinag-aatake ang mga aswang. Wika ni Manang Maria, "Butyok, hindi ko na kayang lumaban doon sa labas. Tulungan mo ang aking kaibigang engkanto doon." Ngunit pinigilan ito ni Tatay Kadoy dahil sa pag-alala. Mas delikado kasi sa labas at alam ng matanda
na nandoon itong si Judas kasama ang maraming mga tauhan na mga gabunan. Ngunit wika ng batang si Butchok, "Huwag kang mag-alala, Tatay Kadoy. Kayang-kaya ko na ang mga ito. Bantayan mo na lamang sila si Manang Maria, Nonoy, at itong si Kuya Opong." Sagot naman ni Manang Maria, "Huwag kang mag-alala, Dudong Butchok. Kaya kong lumaban hanggat nasa loob ako ng aking bahay. Kaya kong protektahan si Nonoy." Ilang sandali, mabilis nang umibis itong si Butchok palabas ng bahay nila ni Manang Maria. Tanging nasambit nitong si Tatay Kadoy, "Butchok, mag-iingat ka." Pagkalabas ni Butchok, naabutan niyang napapaatras na ang tatlong mga engkanto kasama na ang napakalaking nilalang. Nalulugmok na ito sa lupa dahil sa dami ng mga sugat nitong natamo. Mabilis ang naging kilos ng bata. Agad na nagpaulan ito ng pagbirada gamit ang kanyang tirador. Dalawa agad ang tinamaan sa mga aswang sa kanilang mga ulo at liig. Huli na kasi nang mapapansin nilang nakalabas na pala ang bata sa bahay. Ang dalawang tinamaan ni Butchok, agad na nangingisay ang mga ito sa lupa. At makalipas lamang ang ilang mga segundo, agad nang binawian ang mga ito ng buhay. Sigaw naman agad nitong si Judas, "Iyan na ang batang may armas na tirador. Lumabas lamang siyang nag-isa. Pagkakataon na natin na mapatay ang batang iyan." Wika nito sa mga kasamahang mga matatandang gabunan, "Ngunit mag-iingat kayo sa kanya. Hindi basta-basta ang batang iyan. Kakaibang antas ang kanyang lakas." Pagkatapos sumingasing na dinaluhong na itong si Butchok ng mahigit sa 20 mga aswang, napakabilis ng mga pag-atake ng mga ito ng bata. Kaya napatras itong si Butchok habang nagpakawala naman ng mga pagtirador. Tinamaan niya ang isa sa mga ito, kaya agad itong bumulagta. Ngunit ang karamihan sa mga gabunan, agad na nakakailag ang mga ito sa kanyang ginawang pagtirador. Gumagawa na din agad ng mga orasyon ang mga matatandang mga gabunan. Napansin naman iyon itong si Butchok, agad na humingi ng tulong ang bata sa kanyang gabay. Ilang sandali lamang, umiikot agad ang paningin ng batang si Butchok at parang nagbago na ang kanyang kapaligiran. Utos ng gabay ng bata na magpakawala ito ng mga pagtirador sa kawalan. At agad na binabanggit din ang bata ang 4 na mga dasal sa langit. At matapos iyon na gawin ni Butchok, umindak pa ito sa lupa ng 3 beses. Matapos na gawin iyon ng bata, agad na bumalik ang kanyang tamang wisyo at normal na pakiramdam. Ang ilan pa sa mga aswang, matapos na umindak itong si Butchok sa lupa, agad nang bumulagta ang mga ito at namimilipit dahil sa naramdamang sakit. Ang mga tinamaan na iyon ni Butchok ay ang mga pinakamahina lamang sa hanay ng mga gabunan. Ngunit ang mga matatanda at ang pinuno ng mga ito, pati na rin ang mga malalakas na mga gabunan na natiling nakatayo. Ngunit nagulat ang mga ito sa ginawa ng bata, lalo na ang mga matatandang mga gabunan. Hindi makapaniwala na nagawa agad ni Butchok na mawasak ang kanilang ginawang malakas na tigalbo. Hindi ka panipaniwala na sa batang ito nang gagaling ang mga malalakas na mga orasyon na pangwasak. Wika naman itong si Judas na galit na, "Sabi ko na sa inyo, kakaiba ang lakas ng batang iyan. Maaaring hindi iyan tunay na bata at nagtatago lamang sa katawan bilang bata." Hindi naman nawala ng pag-asa ang mga gabunan. 4 lamang ang napabagsak ni Butchok sa pag-ataking iyon. Kaya marami pa rin ang mga natitira. Sabay nang umataking muli ang grupo ng mga aswang, pinangungunahan ito ni Judas at ng 4 na mga matatandang mga gabunan. Napakabilis na sa isang iglap, agad nang nakakalapit ang mga ito sa bata.
Ngunit nakaumang na sa kanila ang dalang tirador ng bata at nagpakawala ito ng mabilis na humahagibis na mga bala. Nakakailag naman agad ang mga aswang, pati na rin itong si Judas. Ngunit ang hindi nila maipaliwanag, biglang lumiko ang bala ng tirador ni Butchok. At kahit na nakakailag ang isang matandang aswang, tinamaan pa rin ito sa may batok. Rinig pa nga nila ang paglagutok ng tinamaang bahagi ng katawan ng matandang gabunan. May nasipat pa silang usok sa batok ng aswang bago tuluyan itong bumagsak at mangingisay. Isang matandang aswang na gabunan. Malakas ang mga aswang na ito, lalo na ang kanilang kaalaman sa mga orasyon. Ngunit isang tama lamang sa bala ng tirador ni Butchok, agad na itong binawian ng buhay. Ganyan kalakas ang armas ng bata na bigay ng kanyang gabay. Kaya nga noon, nasabi ni Nanay Kanida na ang kanyang apo na si Butchok ang susunod sa kanyang hakbang at mas malakas pa ito kay Luis at Lucas. Makalipas ang ilang mga sandali, agad naman na inatake ng mga pagkalmot ang bata ng mga aswang habang nag-uusal pa rin ang mga ito ng orasyon. Mabilis naman na tumalon ang bata papunta doon sa ilalim ng bahay nila ni Manang Maria. Nasira pa ang dinding doon dahil sa lakas ng pagkatama ng katawan ng bata. Ginawa iyon ni Butchok para iwasan ang mga ginawang pag-atake ng napakaraming mga aswang. Pinalibutan na kasi ang batang si Butchok ng mga gabunan. Habang ang ilan sa mga ito, sinubukan na pumasok na din doon sa loob ng bahay. Ngunit nakahanda na sina Manang Maria at Tatay Kadoy. Sa loob ng bahay ni Manang Maria, nanatiling malakas ang orasyon ng matandang babae. At nandoon na din ang mga engkantong kaibigan nito na kahit na may mga pinsala ang katawan, binabantayan pa rin nila ang paligid ng bahay at pinoprotektahan ang matandang si Manang Maria. Habang nangyayari ang mga bakbakan na ito, biglang napabaling ang mga tingin doon sa kakahuyan nitong si Judas at pati na rin ang kanyang mga tauhan at mga kasamahan. May mga naramdaman kasi siyang kakaibang mga pwersa. At bago pa niya ito masabi sa kanyang mga kasamahang mga aswang, may mga narinig silang mga sumingasing na angil at dalawa agad sa kanyang mga tauhan na mga gabunan ang nasa gilid ng bahay ang hinablot at pinagkakalmot ang buong katawan ng mga nilalang. Mga bagong dating na mga nilalang. Makalipas ang ilang mga sandali, patay na ang kanyang dalawang mga tauhan. Gulat na gulat ang grupo nila ni Judas sa biglaang pag-atake ng mga bagong dating na nilalang. Katanungan sa kanilang isipan, sino ang mga ito? Sino ang mga bagong dating at bakit agad silang inatake? Napatalon ang mga ito papunta sa harapan. Wika agad nito si Judas. Nandirito ang aking kapatid, Tata Uryo. Humanda na kayo. Nandirito si Aguya. 17 mga aswang na lamang ang mga natitira sa kanyang mga tauhan. 7 kasi sa mga ito, napatay na ni Butchok. Nakatayo ang mga gabunan na pinamumunuan ni Judas doon sa harapang bahagi ng bahay nila ni Manang Maria. Kaya kitang-kita ang mga ito ng mga taong nasa loob. Habang ang mga gabunan naman na sakop ni Aguya, unti-unting nagpapakita na ang mga ito galing doon sa kadiliman. Sa isip nitong si Aguya, sakto ang kanilang pagdating. Dahil naabutan nga nilang nagkabakbakan na ang grupo ng kanyang kapatid. Ngunit ang ipinagtataka ni Aguya, bakit nahihirapan ang mga gabunan na sakop ni Judas sa isang batang paslit na kaibigan ng kanyang anak? Mahigit sa 20 ang mga aswang na mga gabunan ang kasama nitong si Judas na umaatake sa bata. Ngunit nakita nilang isa-isang napabagsak ang mga ito ng bata. Ganon ba talaga ito kalakas? Hindi nga siya nagkakamali na inihabilin niya ang kanyang anak sa batang kaibigan nito.
Ngunit ang iniisip ngayon nitong si Aguya ay ang kaligtasan ni Nonoy. Kakarating pa lamang kasi ng mga ito at ang tagpong iyon ang kanilang naabutan at wala silang kaalam-alam sa tunay na kalagayan ni Nonoy at Manang Maria. Wika nitong si Aguya habang naglalakad papalapit doon sa bahay nila ni Manang Maria. Wala na talagang katapusan ang kasamaan mo, Judas. Binalaan na kita ng makailang beses. Ngunit hindi mo pa rin tinatantanan ang aking anak. Ngayon hindi na kita hahayaan na makatakas pa at makagawa pa ng mga kasamaan. Dahil dito mismo tatapusin na kita ngayon. Nakasunod naman kay Aguya ang 7 mga aswang na pinakamalakas sa kanyang hanay. Ang sagot naman itong si Judas. At sino naman ang nagsasabi na tatakas ako, kapatid kong Aguya? Mukhang nagkukros na ang ating mga landas. Pisti kasi ang batang iyan na balakid sa aking mga plano. Sabay-sabay na tayo sa kamatayan, kapatid kong Aguya. Sagot naman itong si Aguya doon sa kanyang kapatid. Huwag mo akong isama, Judas. Magpunta ka sa impyerno na mag-isa dahil hindi ko pa oras ngayon. Umaangil na ang mga aswang na mga kasamahan ni Aguya, pati na rin ang mga aswang na mga sakop ni Judas. Galing naman sa loob ng bahay, mas lalong nabuhayan ng loob itong si Manang Maria nang makita ang pangkat nitong si Aguya. Natitiyak niyang tutulungan sila ng mga ito. Alam niyang galit ito sa kanya. Ngunit hindi ito makakatiis, lalo na kasama niya itong si Nonoy. Wika ni Manang Maria. Nandirito na ang pangkat ni Aguya, Kadosh. Tiyak kong hindi pabayaan ng mga ito si Butchok. Nawala na ng malay si Nonoy sa mga pagkakataon na iyon. Ngunit naampat na ang mga pagdurugo ng mga sugat nito dahil sa ginawang mga paggamot ni Manang Maria. Tumungaw sa bintana ang matandang si Manang Maria. Kahit na kumikirot pa ang kanyang mga natamong sugat, pilit pa rin na naglalakad ang matanda at inalalayan naman ito ni Tatay Kadoy. Nagamot na din ni Manang Maria ang sugat nitong si Tatay Kadoy sa likod at batok, kaya tumigil na din ang pagdurugo ng mga ito. Wika agad ni Manang Maria sa grupo nila ni Aguya. Aguya, huwag kang mag-alala kay Nonoy. May mga sugat man ito. Ngunit ginawa namin ang lahat para maprotektahan ang bata. Pero mali, kami ang pinaprotektahan ng mga batang ito. Ngunit sa ngayon maayos na ang kalagayan ni Nonoy. Salamat kung ganun, Manang Maria. Noon, ang tawag ni Aguya sa matandang ito ay ina, dahil nga asawa niya ang anak nito na ina ni Nonoy. Ngunit simula nang mamatay ang asawa ni Aguya at nagkaroon na sila ng hindi pagkakaunawaan, Manang Maria na lamang ang tawag ni Aguya sa matanda. Pagkatapos tumitig itong si Aguya kay Butchok at wika nito sa bata. Napakabangis na bata. Salamat sa tulong mo sa aking anak. At ngayon, tatapusin na natin ang mga ito. Habang nakaturo itong si Aguya sa pangkat nila ni Judas. Makalipas lamang ang ilang mga segundo, agad nang nagtatakbuhan at nagtatalunan ang mga aswang at wala pang 2 segundo, agad nang napang-abot ang 2 pangkat na kapwa mga gabunan ng mga aswang. Ngunit itong si Judas, hindi si Aguya ang punterya nito. Dahil kasama ang 2 mga matatandang aswang, lumihis ang mga ito ng direksyon at papunta ang mga ito sa batang si Butchok. Gigil talaga siyang makapaghiganti sa bata na makailang bisis na kamuntikang makapatay sa kanya. Ang nasa isip ng aswang na si Judas kung mamatay man siya ngayon. Ngayong gabi, uunahin muna niya ang batang si Butchok at isunod itong si Aguya.
Ngunit naging maagap naman itong si Butchok. Mabilis niyang inaasinta ang mga ito ng mga pagtirador. Kakaiba na kasi ang mga bala ng tirador ngayon ng bata. Nang makargahan niya ito ng mga usal, parang nagkaroon ito ng sariling isip na sundan ang mga punterya ni Butchok. Kahit na nakakailag pa ang mga ito, hindi magiging kampante ang mga aswang dahil lumiliko ang mga bala ng batang si Butchok at hahabulin ang kanyang mga pinunterya. Agad naman na nakagawa ng paraan ang mga gabunan. Nakapag-usal ang mga ito ng mga orasyon para mawasak ang mga ikinarga ni Butchok sa kanyang bala ng tirador. Ngunit kakatapos pa lamang ng kanilang mga ginagawang orasyon, biglang sumulpot ang batang si Butchok sa kanilang gilid. Agad naman na nagpulasan ang mga matatandang aswang, ngunit nahagip pa rin ito ni Butchok ng mga pagsapak. Pati itong si Judas, tinamaan niya ito sa kanyang dibdib na naging dahilan para tumalsik sa malayo itong si Judas. Habang ang isa pang matandang aswang, nagawa pa rin ni Butchok na maabot ito at matamaan ng isa pang paghampas gamit ang puluhan ng tirador. Agad itong napangasab at bumagsak sa lupa. Ngunit hindi pa ito napuruhan ni Butchok, kaya hindi na niya hinayaan na makabawi pa ito ng lakas at wisyo. Agad na may mga binabanggit na mga banyagang salita itong si Butchok habang muling umaatake ito doon sa nakabulagtang aswang. Tinamaan ito ng bata ng dalawang magkasunod na mga paghampas na naging dahilan para bawian agad ito ng buhay. Thank you.